Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Etong mainit na issue, Pangulong Duterte nagsampo sa anti-corruption drive National Irrigation Chief Pete Lavinia. Sinibak as per President Duterte sa kanyang meeting with the labor groups. Pero eto naman ho sinasabi ni Lavinia at Evasco, nag-resign daw. Alin ba talaga mga kuya? Ayusin natin. Ang sabi ho ni Pangulong Duterte, wala ho siyang pinangalanan ho doon. Basta sinabi lang ho niya, isa pong taga Davao ang kanya pong pinatalsik sa posisyon bilang administrator. Pero hindi ho niya nabanggit. Pero doon po sa Facebook account po ni Administrator Peter Lavinia ng NIA, sabi ho niya, nag-resign daw siya para ayaw na ho niyang madamay pa dito si Pangulong Duterte. Ganun rin ho ang sinabi ho ni CABSEC June Evasco. Pero kanina ho sa press conference ho ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, sinabi ho niya na ganun nga, kung anong sinabi ho ni, ano, ni Evasco na nag-resign nga ho. So, dito lang. Anyway, pagtitingnan naman natin mga KPLX, ano? Administrator eh. Saan ba yung mga administrator? Sa NIA? Ano pa yung administrator? Wala na akong makita ang iba. That's under the Office of the President. Yeah, exactly. Yeah. So, alam niyo naman yung National Irrigation Administration, sa ilalim talaga ng Pangulo, kasi nung araw, hiniwalay ng mga dilaw yung sinasabing NIA, at saka yung sinasabing PCA, at saka NFA, kasi nagbabangayan that time yung mga dilaw, sila Kiko Pangilinan, at saka si Alcala. Kaya ito yung dulot to, hiniwalay. Kaya ito nasa ilalim ng Pangulo, Office of the President still. Matatanda nyo ng araw yung sinasabing food czar, si Kiko Pangilinan. Parang nagdalawang nagdalawa. Nagdalawa sa agrikultura. Kaya nasa ilalim ng Pangulo, pangtanggapan ng Pangulo. Kaya anong tingin nyo mga KP? Para sa akin, next, linawin muna natin. Kasi hindi tayo gumagawa rito ng parang parang intriga. O linawin natin, Lex. Mahalaga rito yung sinasabing nag-sample. Kaya lang para sa akin, baka in a few days, pangalanan ni President Digo. Pero ako, maniniwala ko kay Pangulong Duterte. Dahil sa pinakamataas na pinuno natin. Kung nag-sample siya, at sabi niya, sinibak niya. I don't know kung anong may explanation kung sino yung sinibak na yon, bahala na ako kayo mag-anunod. Pero ang Pangulo ay nag-sample na. Ayun. Which is very, maganda naman. Ayan. Biroy mo ang ating Pangulo na sinabi na ho niya sa kanyang kampanya ho yan, na ayaw ho niyang mabahira ng korupsyon ng kanyang pong administrasyon. Which is good. Yan po ang gusto ko. Kahit na yung tao na yon, sabi natin, Peter Lavinia, kalat na ho yan. Tumulong ho sa kanya ho yan sa kanyang pong kampanya. Siya nagiging pong spokesperson po, si Pete Lavinia. Kung merong kasalanan si Pete Lavinia, definitely, you're out of the kitchen. Okay. Yun lang po ate. Pero pagtingnan muna natin, Lex, ano? Malaki ang ginagampanan itong si Pete, ano? Unang-una, yung sinasabing patubig yan. Yeah, maraming umaatungal dyan. Malaking issue dyan. Libre yung patubig. Yun ang gusto ni Pangulong Duterte. Ngayon, yung libre yung patubig na yan, sinasabing yung talagang malaking issue sa mga magsasaka. Kaya dito, ito ba'y something to do na sinasabing sa patubig na to na kung saan ang mga magsasaka dikit sa bituka ni President Digong? Ayun. Ang ano kasi doon, ang mga kwento-kwentuhan dyan, baka daw meron daw hong dinaan na bidding-bidding something. Pero sabi nga ng Pangulong Duterte, kahit yan po ay sumbong pa lamang, yan po ay konting kwento pa lamang, kapag ikaw'y involved sa corruption, patay. Hindi kita sasantuhin. Lalong-lalo na pag mahihirap. Ang sinasabing magsasaka. Galit ako sa inyo. Yun, di ba? Umayos na kayo. Umayos kayo. Lalo na kung kayo po ay mahuli ng kilos pronto. Teka muna, may nang respond. Meron pa respond. Si Chris Mel pala ho. Okay, pagpasensya niyo po. Okay, boss, yung ating pong demeanor. Okay. Nag-resign man or sinibak, ang mahalaga, one less corrupt official in the government. Okay, sige. Kaling ni Chris Mel. Baby Neil Valencia. Mahalagang nabawasan ang loko sa gobyerno. Yun. Harold Salvador, ito'y patunay lamang na seryosong banta ni Pangulong Duterte sa kanyang kontra-korupsyon na kanya pong ipinangako. Di katulad ng iba dyan na inutil na korup pa
sa DOTC nung panahon ni Not pa. No. More power sa inyo, Sir Bitag Ben at Sir Alex. Thank you, thank you. Masabing Not pa, sinabi to, filtered. No, it's in panot. Sinabi pa talaga. Ako naman, sinasabi kasi baka sinabing. Eh. Oh, wala. Hindi ko kami nag-blind item. Pag sinabing, ano bang ibig sabihin ng panot? Ewan ko, ano ba yun? Yung parang wala yatang ano. Panot. Bald? Ah, okay, okay. Sige, sige. Sabi ni Lance Ladringan, yan ang dapat. Sayang lang pinasasahod sa kanya. Yun. Alam mo, ito nakagulat ah. Kapag kahit na po ay kakampi ng Pangulo po dyan, pag nakagawa ka ng kasalanan, talagang babanatan ka ho ng mga sumusuporto kay Pangulong Duterte. Ayun. Yun. Kaya ingat na ho kayo. Ito sabi ho ni Drani De Humo. Okay yan, sinibak, nag-resign. Okay lang, ang mahalaga, tinutupad ni Pangulong Duterte, pangako niya, kahit sa kanyang gabinete, bawal ang korap. Hindi kagaya ng nakaraan na kahit ang laking eskandalo na, ayaw pang sibakin at inalagaan pa. Nako. Parang may alam ako noon. Nako. Transportasyon yun, di ba? Oo. Yun talagang sinasabi. Pabayaan, ha? Yun. Pinabayaan, ha? Kaya yung nakaupo, pabaya. Yun. Si Melanie Buntog. Pinatutunayan niya lang na totoo sa pangako yun. Siya. Kahit kaibigan, alang kaibigan, basta kurap si Bak. Sana wag sasama ang loob niya kasi kasalanan niya. Tama naman. Ayun. Si Joey Lomerio, ito si Joey ha. Ang mga kurap kahit saan mo talaga iupo, nangungurap. Good job, Tatay Digong. Hindi ka nagkukonsente na mga cabinet members mo na kurap. Tama naman yun. Okay, si Piggy Snooker. Yay! May partner na si Delima, Deny Queen at Deny King na rin. Sino yon? Yun ang maganda doon. Ah. Walang sinasanto. Kahit na sobrang close ito sa'yo, that goes to show na you're true to your word. Okay. Ano yung talagang sinabi mo sa behind, kampanya? Gusto ako, Lex, gusto kong kalkalin talaga. Hmm. Ano ba talagang issue rito? Siyempre, kumakalat dito. Sa atin ho kasi, dahil in the absence of really names na pinangalanan ni President Digong, ito'y parang ang mga tao, alam nila, pero kumakalat kasi. Kwento mo sa akin. Antayin na lang siguro natin ang, we want to get from the horse's mouth mismo. Antayin natin siguro ho, si Ginom Pitlabinya, kung gusto nyo, meron kayong lugar ho dito sa Kilos Pronto, dito sa PTB. Pagbibigyan ho namin kayo ng pagkakataon. Linawin nyo ho, para at least malinawan rin. Ang ano kasi, may iba-ibang version kasi. Pero ang sa kanya pong Facebook account, nag-resign daw siya. Dahil ayaw niya mapahiya ang ating Pangulo. Yun, period. Ayaw niya mapahiya.